She's the it girl, the one to know. Out of your dreams, she makes it known. She's A-list. Hi everyone, it's me again, Charlene, and welcome to my channel. For today's video ay hindi tayo magme-makeup at hindi rin ako magre-review ng mga products, kundi tayo ay magluluto. So ito ang kauna-unahang cooking video natin sa channel ko, and ang lulutuin natin ngayon ay Filipino style carbonara. Itong recipe pala na to ay kinakuha ko kay Panlasang Pinoy, and if you're interested, ilalagay ko na lang din yung link ng video niya sa description box below. Pero itong recipe na to, minodify ko na siya depende sa mga ingredients na available sa akin, and depende na rin sa panlasa ko. So without further ado, let's get started. So yung mga ingredients na kailangan natin ay isang sibuyas and 4 to 5 cloves of garlic, 6 slices ng ham, pero kung may bacon kayo, mas okay yon, pero wala kasi kaming bacon, kaya ham na lang ang gagamitin ko. Next ay 156 grams ng mushrooms, pieces and stems. Kakailanganin rin pala natin ng butter or ng margarine or ng oil kung ano yung meron kayo dun sa tatlo. Tatlong all-purpose cream, 9 tablespoons of parmesan cheese, spaghetti pasta, 1 beef cube, ground pepper, salt, and garlic powder, pero optional tong ingredient na to. And kakailanganin din pala natin ng tubig. Luluto ng pasta, sundin nyo na lang yung procedure na nakalagay sa packaging. So habang niluluto yung pasta, ay gawin na natin yung sauce. First, painitin muna natin yung kawali in medium-high heat. Then kapag mainit na, pwede na natin ilagay yung margarine or yung butter or oil na meron tayo. So hayaan lang natin na matunaw yung butter or yung margarine. Kapag tunaw na yung butter, pwede na natin ilagay yung ham. Then lutuin lang natin yung ham hanggang mag-golden brown. Kapag luto na yung ham, set aside na muna natin to. Using the same pan, maglalagay ulit tayo ng butter. Then isusunod ko na yung sibuyas. Kapag okay na yung sibuyas, i-next naman natin yung bawang. Kapag okay na yung bawang at saka sibuyas, i-next naman natin na ilagay yung all-purpose cream. Then ilagay na natin yung mushroom. Then ilalagay ko naman ngayon yung beef cubes. Ngayon naman ilalagay ko na yung ham. Then add na natin yung 9 tablespoons of parmesan cheese. Haluin lang natin hanggang matunaw yung parmesan cheese. Dahil thick na yung consistency ng sauce natin, ay pwede tayong maglagay ng water. So maglalagay lang ako ng 1/2 cup of water. Huwag kayong mag-alala kung magmumukha siyang malabnaw ngayon kasi kakapal din yung texture nito mamaya. Then, mag-a-add lang ako ng 1/4 teaspoon of ground pepper. Ginawa ko na palang 1/2 teaspoon. Then, 1/2 teaspoon of garlic powder. So, optional tong ingredient na to. And 1/2 teaspoon of salt. So, titikman ko lang saglit yung sauce natin. Sarap! So, para sa akin, okay na yung lasa ng sauce. E nasa inyo kung lalagyan nyo pa ng tubig or magdadagdag pa kayo ng asin. Depende sa panlasa ninyo. So, hayaan lang natin itong kumulo. And kapag kumulo na, ay okay na ang ating carbonara sauce. Na it's kulo-kulo-kulo na. Thank you.
magte-taste test na tayo. Kumuha lang ako ng konti dun sa niluto ko. Ang sarap siya guys, tama lang yung lasa niya. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, kung natatabangan kayo, magdagdag kayo ng asin, and kung maalat naman, magdagdag pa kayo ng konting tubig. So, para sa akin, okay na yung luto ko. And try niyo na rin tong recipe na to. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, please give this video a thumbs up and comment na rin kayo anything related sa video below. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para notified kayo whenever I upload new videos. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!